Okay, to start, kailangan natin gawin is maglagay ng image sa Photoshop. Siyempre, yung pinaka-desired mo na image. Then, bago ka mag-edit ng photo na gusto mo kalabasan, kailangan mo i-review yung photo mo. Nasaan ba yung mga highlights? Nasaan yung mga shadows? So, yun. Alam mo na kung paano mo siya gagawin kasi nga, alam mo na kung nasaan yung mga kailangan mong dagdagan, bawasan, or something ganun. So, pero dito sa gagawin natin is glow effect. So, isa sa pinakamahalaga pag nagagawa ka ng glow effect is hahanapin mo yung highlights niya, yung whites. Kasi dun tayo yun yung magsusupport nung glow effect natin. So, dito sa photo na to, itong side na to. Ayan. So, next natin gagawin is we have to duplicate yung image natin. Kasi dun natin ilalagay yung effect ng parang nag-glow siya. Then, Ctrl-J kapag Windows and Command-J kapag Mac. Tapos, ang mangyayari dyan, ang kailangan natin gawin is select natin dito sa mga option na ito yung pinakakailangan natin. So, for this one, ang pwede natin gamitin is ano ba ang maganda dito sa image ito? Okay, pwede natin gamitin itong screen. Okay. And after nyan, punta tayo sa Filter, Blur, then Gaussian Blur. Tama ba? Gaussian Blur. So, yun. Mamimili tayo kung anong kung ganong kaglow, yung ganong kalakas yung ano natin, yung blur effect natin, yung glow effect natin sa image natin. So, ito. Dahil nakapili na tayo, okay na siya. Hold natin ngayon. Pwede natin bawasan yung pagka-glow niya gamit yung fill. So, meron na tayong glow effect dito sa image natin. Pero, parang nasa na-over-glow naman lahat. So, pwede tayo magbawas. So, gamitin natin itong brush natin. Lagyan natin siya ng layer mask. So, ayan, may white tayo dito. Make sure na bawas natin yung opacity. O, lagyan natin 50 para safe. And then, make sure nasa white, nasa black siya kasi white yung nandito sa layer mask natin. So, babawasan lang natin yung ibang part. Yung iba lang naman. Yung mga, basta konti lang na detail sa photo na hindi natin kailangan lagyan ng glow effect. Para lang ma-emphasize lang yung sa subject natin. Konti lang. Ayan. And after nyan, pag nalagyan mo na ng, pag nabawas-bawasan mo na ng konti, pwede tayong maglagay ng layer sa ibabaw niya. So, para mas ma-emphasize natin ngayon yung glow niya dito, pwede tayong kumuha ng brush na, ay ng color, asa ka ng brush natin. Then, pick natin yung pinakamalapit dun sa highlights natin. So, ito, yellow. Ayan. Tapos, brushan lang natin siya ng ganun. Ayan. Dun sa highlights lang, para hindi maapektuhan lahat. Tapos mag-blur lang tayo ng konti dun sa mukha niya kasi yan, dami siya. Then, pili tayo dito sa screen, sa color dodge, and overlay. So, screen yung gamitin natin para hindi masyadong saturated. And then, ayun, buwasan natin ng konting fill pag hindi masyadong trip. Tapos tanggalin lang natin yung ibang part na ayaw natin malagyan. Ganun. So, ayun. Pwede pa natin siyang buwasan. Tapos, yun. Ayun, unpour tayo yun. Sorry. Yun. And then, pwede mo na siyang lagyan ng mga finishing touches mo. For example, pwede mo siyang, anong tawag dito? Gamitin ng dodge and burn pagka gusto mo. Pagka, para maano lang, mabuwasan lang natin yung ibang part hindi natin kailangan na masyadong maliwanag, masyadong madilim. Sa puhok niya, nag-burn lang natin ng konti. Yun. Make sure na sakto lang yung brush mo. Tanggalan natin ito. Konti lang. Yung sakto lang. Para hindi masyado affected yung photo. Yun. Pero, yun nga, naroon na tayong parang glow effect nun sa image natin. Hindi siya perfect, pero at least nakuha niyo yung point. And yun. Yun lang.